Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Bumabalik sa ating weather analysis na araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 6 hanggang 8, 2023. At ito po ang ating Filipino version o Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 and Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center or TPC. Now, ito po yung ating latest GovSat na ginawa natin kaninang hapon. At nakita po natin yung hanging Silanganin o yung, nakita natin yung hanging hilagang Silangan o mahinang Amihan na medyo humina na po at nasa break as of this time. At pumalit na yun yung warm easterlies kaya medyo mainit malinsangan ang ating panahon. Although may mga padaan-daan pa rin mga rain showers na ano po sa hapon o gabi. So ito po ang bibigay na ito ng weather conditions na ito ay apektado po ang Eastern Luzon, Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Eastern Visayas, at Eastern Mindanao, especially sa may Caraga Region. So may mga possible thunderstorms po dyan, mga ulan, dudot po ng warm easterlies na pinapalakas po ng La Nina. Okay, although next week, baka may bagong La Nina update. We'll keep you updated on that. Now, sa labas ng ating Philippine Air Responsibility, now, yung mga nagtatanong, kumusta naman ang flooding at risk of flooding and landslides ay mananatili pong low. So, pwede kayo mag-chillax. Walang problema. At wala din tayo mga namumuong LPAs o bagyo sa labas ng ating bansa. Meron tayong surface trough dito o near equatorial trough malapit sa equator. At yung bumabalik na intertropical convergence zone, although mahina pa rin po siya dahil most of the intertropical or ITCZ ay nasa southern hemisphere known as the South Pacific Convergence Zone. So, nasa panahon nila yan. At dito naman po sa may Taiwan at Okinawa, meron pong namumuong frontal system na ito po ay inaasahan lalakas within the next 24 hours habang kumikilos po ito pa hilagang Silangan o Silangan hilagang Silangan, okay? At magbibigay ito ng medyo inclement weather dito sa area nito ng North Philippine Sea. So, yan po ating latest sa ating GovSat. Ito yung fast animation. So, nakita po natin itong mga kaulapan ng near equatorial trough. Nagbibigay rin mga ilan-ilan na pailan-ilan lamang po mga showers at thunderstorms sa Mindanao na nakaka-penetrate din po sa may area po ng Cebu at Bohol. So, ito po yung 6-hour satellite loop. So, nakita ninyo yung mga thunderstorms na yan dala ng near equatorial trough. Naka-embed na rin sa easterlies. Kaya nagbibigay ng mga ulan dito po sa may Mindanao. Ngayon din po sa may eastern at central Visayas. Samantalang Bicol, may mga inasan po rin pong mga maliliit na mga showers o thunderstorms. Lalo na po sa hapon ng gabi na nagbibigay po ng konting ulan dito po sa iba't ibang bahagi po ng Kabikulan. Now, tingnan natin yung wind forecast for the next 3 days hanggang Webes. So, inaasahan pa rin natin ang easterly winds by tomorrow. But, dito po sa may eastern Visayas, ibang portions po ng Kabisayaan at eastern Mindanao ay mukhang galing sa hilagang Silangan ang hangin. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan po ang pag-shift pa rin ng mula sa Silangan hanggang sa hilagang Silangan na po ang hangin o mahinang Amihan. Dito po sa may Kabikulan, may Maropa, Sulu Archipelago, Visayas at Northeastern Mindanao. Samantalang Batanes ay mananatili pong easterlies ang kanilang weather. Although malamig, dahil po malapit po sila sa isang malakas na polar or cold high pressure system. Sa Webes ng hapon, inaasahan po natin ang mahinang Amihan pa rin, although nagsishift na po na naman po siya mula sa Silangan. So, yan po ang ating kalagayan ng mga wind system sa Pilipinas hanggang sa Webes. Now, fast forward on February 15, sa Wednesday, ang pinapakita ng computer model na like ECMWF ay ang pagdating na naman po ng panibagong Amihan. Yan po, affected po ang buong Luzon, kasama po ang Bicol. At may posibilidad ng isang mahinang LPA po dito. But binabantayin po natin yan ng mga weather systems. At bago tayong paalam, ito yung ating rainfall forecast accumulation hanggang Webes. So, inaasahan po natin ang mga
Mga ulan, mga light showers dito po sa Silangan, Bagipon ang Luzon, lalo na po sa may Northern Quezon at eastern sections ng Bicol, east of Visayas, at magiging mas malawak, mas malakas ang mga ulan, mga thunderstorms dito po sa hilagang bahagi po ng Caraga at dito rin po sa may eastern sections po ng Davao Oriental. So watch out for this heavy o mga malalakas na ulan. Magdala lamang po ng mga payong para pananggalang dito po sa mga thunderstorms. Okay, so yan po. Diyan muna natin tinatapos ang ating latest update. At we'll see you again in the next couple of days. Ito ulit si Mike Padua, magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat by hashtag WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.